logarithmic differentiation using the chain rule. So, alam naman natin na ang chain rule ay ginagamit kapag may exponent na given. So, ayan. Naalam na natin, ano, eh, medyo may kahirapan. Pero, unti-untiin natin yan hanggat sa makuha natin. No? Yung pinakamadali examples mo na mahirap yung pabigla-bigla. So, yun. Yun muna tayo. Tsaka ang kagandahan dito, ha? Ang kagandahan kasi dito pag nag-aaral ka ng differential calculus at sinamahan mo ng logs, parang ano eh, no? Parang kasi sabi ko, hindi ito na ituro eh. So, maganda pala pag nakahawa ka ng self-taught. Kumbaga self-review. Kasi, meron ka nang pwedeng gawin eh. Makita mo pa lang siya. Alam mo na agad yung po pwede mong gawin. Pwede mo na siyang gawin agad na ganun. Kagaya nakita mo may exponent. Yung exponent, pwede mo nang ilagay sa gilid mo. Sa katabi nung LN, tapos yung given, di ba? Then, do the chain rule. Yung, ang formula naman ito is U over U prime, di ba? And then, kasi chain rule naman yung ginagamit. So, yung derivative of a quotient yung ginagamit niya parati. So, yun. Yun muna para maging maayos tayo. Siguro pag isa-isahin natin yan. So, yun lang po.